Nasa bansang Thailand na nga mga partner ang pinakabagong Honda Vario 160 o mas kilala bilang Honda Click 160. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga bagong specs and features ng motor na ito. Pag-uusapan din natin dito kung magkano at kung kailan ang posibleng dating nito dito sa Pilipinas. Kung isa ka sa nag-aabang sa motor na ito, panoorin mo ang video na ito. What is up mga partner and welcome back to my vlog. Kasama nyo muli ang inyong partner, Friday Moto, para sa Balitang Motor. Nailunsad na nga kamakailan lang ang pinakabagong Honda Click 160 sa bansang Thailand. Bukod sa looks and new features, ang engine talaga ang pinaka-major na upgrade dito. To be exact, meron itong 156.9cc liquid-cooled, 4-stroke, at ngayon ay 4 valves. Fuel injected, syempre, single overhead cam, single cylinder engine. At gaya ng naunang PCX 160 mga partner, equip na rin ang engine nito ng ESP Plus technology. Para sa mga hindi nakakaalam, ang ESP Plus technology mga partner ang nagbibigay ng durability, high practical output, and quietness sa engine ng motor na ito. It punches around 15.2 horsepower at 8,500 RPM with a max torque of 13.8 Nm at 7,000 RPM. Para magka-idea kayo mga partner, ang Honda Click 150 ay meron lamang 13 horsepower. Bale, 2.2 horsepower agad ang lamang ng bagong engine nito. Ang downside niya lang mga partner ng powerful engine nito ay syempre mas malakas ang konsumo ng gasolina nito. Like Uncle Ben said, with a great power comes a great fuel consumption. Speaking of fuel consumption, meron itong 46.9 kilometers per liter na konsumo. Pero gaya nga ng lagi kong sinasabi mga partner, base yan sa optimal riding condition. Bali malaking factor kasi dyan yung kondisyon ng kalsada, yung hangin, yung rider's weight, at syempre yung riding habit mo bilang isang rider. Bago ko makalimutan mga partner, meron na rin pala itong ISS o Idling Stop and Start System. Bali pag huminto ka ng panandalian ay kusang magsha-shutdown ang engine nito. Tapos, pag-aandar ka na, twist mo lang yung throttle and you're ready to go. Malaking tulong ito mga partner para mas mapatipid pa ang konsumo mo sa gasolina. Napag-uusapan na rin lang mga partner ang gasolina, ang tank capacity ng motor na ito ay same old lang. 5.5 liters pa rin ang kanyang tank capacity. At gaya pa rin ng dati mga partner, located pa rin ito under the seat upang mapanatili ang paborito ng karamihan sa atin na kung tawagin ay gulay board. Isa pa mga partner, ang same old dito ay ang kanyang under seat compartment. Meron pa rin itong 18 liters na compartment capacity na talaga namang kasyang-kasya. Ang drone? Same old niya rin pala dito mga partner ang kanyang fully digital meter panel. Nakapaloob dito ang fuel consumption, clock, trip meters, odometer, and voltmeter. Malaking tulong itong battery voltmeter mga partner sapagkat ang motor na ito ay wala ng kickstarter. Bali, isa pang dati na dito sa motor na ito mga partner ay ang kanyang smart key system. Ibig sabihin mga partner, hindi mo na kailangan ng physical key upang maandar ang motor na ito. Kailangan mo lang dito yung kanyang remote. Bali, meron na rin itong answer box system and built-in na alarm na anti-theft feature. Kung susumahin mga partner, ang mga bagay na hindi binago sa motor na ito ay ang magbibigay ng daan upang mas mapamura ang motor na ito. Kasi mga partner, kung lahat ay i-upgrade ni Honda, for sure ay magmamahal ang motor na ito at posible pang pumantay sa presyo ng PCX 160. Para sa aking palagay, ang looks ng motor na ito ay mas naging sporty and aggressive ang bago nitong body design. Ginawang sharp ang mga kanto ng motor na ito at mas nagmukha itong bulky. Nakadagdag din sa looks nito mga partner ang bago nitong cast wheel design with wider tires. Meron itong 180-14 sa front at 120-70-14 naman sa rear, both on tubeless. Pagdating naman sa mga lightings mga partner, bago din ang looks ng headlights nito. Kasama na ang bago nitong LED positioning light. Meron ding bagong looks ang tail light nito. Kasama na ang mga signal lights nito na integrated ang design. Bali mga partner, ang ilaw nito ay LED all the way, from headlight down to the tail light. Bago ko makalimutan mga partner, bago na rin pala ang body frame ng motor na ito. Ang tawag ng Honda dito ay Enhanced Smart Architecture Frame. Meron din itong bagong glove box na equipped
ng electric power outlet na USB type agad mga partner. Ito pa mga partner, ang bagong Honda Click 160 mga partner ay equipped na rin ng traction control system at ang tawag ng Honda dito ay HSTC or Honda Selectable Torque Control. Bali isa itong safety feature para maiwasan ang pag-overspin ng rear wheel mo sa mga basang kalsada or sa mga mabubuhangin na kalsada. Nakakatulong din ito para makapag-accelerate ka ng maayos sa mga hindi magandang kondisyon ng kalsada. Tapos mga partner, kung hindi mo naman trip ang traction control, ay pwede mo rin namang i-turn off ito. Bali mga partner, ang motor na ito ay mayroong dalawang variant, ABS variant at CBS variant. Bali mga partner, ang ABS variant ay equipped with single channel ABS. Meaning to say, harap lang ang ABS nito mga partner. Bali mga partner, ang ABS o anti-lock braking system ay isang safety feature ng motor na ito. Bali ang ABS mga partner o anti-lock braking system ay ang responsible para hindi mag-lock ang brakes mo. Dahil kapag nag-lock ang brakes mo, mas mahaba ang braking distance mo at mas malaki ang chance na sumemplang ka. Bali mga partner, kapag naka-ABS ka naman ay mas shorter at mas stable ang pag-brake o paghinto ng motor mo. Munting paalala lang mga partner, kahit na full pack ang motor natin ng mga safety features ay hindi ito 100% na magliligtas sayo sa mga disgrasya. Maisingit ko lang mga partner, ang ABS variant ay naka-hydraulic disc brake sa likuran. Ang CBS variant naman mga partner ay equipped ng combi brake system. Ibig sabihin mga partner, kapag nag-brake ka sa rear, ay sasabay ang front brake mo ng 30%. Bali ang CBS variant mga partner ay naka-disc brake sa unahan at drum brake naman sa likuran. Bali ang advantage pala ng CBS variant mga partner, meron siyang park brake sa unahan. Ang ground clearance nga pala ng motor na ito mga partner ay 140mm. At meron naman itong 778mm na seat height. Bali mga partner, ang ABS variant ay merong curve weight na 117kg. At mas magaan naman ng 2 kilo ang CBS variant na merong 115kg. Ganun pa man mga partner, hindi may pagkakaila na ang motor na ito ay talaga namang lightweight. Ang tanong ng karamihan, magkano kaya ang presyo nito dito sa Pilipinas? Sa Thailand mga partner, ang presyo ng ABS variant ay 63,500 Thai baht. As of now mga partner, i-multiply mo ito sa 1.53 pesos. From there mga partner, ay makakakuha tayo ng 97,155 pesos. Pero syempre mga partner, wala pa dyan yung exportation fee, yung bayad sa travel, and so on and so forth. Kaya sa aking palagay mga partner, ang ABS variant ay aabot ng 110 to 115,000 pesos. At ang CBS variant naman mga partner, sa tingin ko ay aabot ng 100 to 105,000 pesos. Kailan naman kaya darating ito sa Pilipinas mga partner? Sa aking palagay mga partner, dahil nasa Thailand na nga ang motor na ito, ay bibilang na lang tayo ng 8 buwan. Bali dumating siya sa Thailand noong March. So ang aking speculation mga partner ay sa November ang dating nito sa Pilipinas. At kung isa ka rin partner sa nag-aabang sa motor na ito, ay meron ka pang 8 months upang makapag-ipon-ipon. At kung sa tingin mo mga partner ay informative ang video na ito, ay paki-like naman ang video na ito at mag-subscribe sa aking YouTube channel dahil malaking tulong ito sa pag-grow ng aking channel. Hit mo na rin ang notification bell nang sa ganun ay updated ka sa mga future uploads ko. Shoutout nga pala kay partner Cap George at sa lahat ng sumusuporta ng Friday Moto. Shoutout sa inyo mga partner. Hanggang sa muli, ito po ang inyong partner, ang partner ng bayan, Friday Moto, na nagsasabing keep safe and always pray before you ride. Ciao!